Hello, good afternoon po. Para sa video na to, tuturuan ko kayo paano ginagamit yung XLOOKUP function na bago dito sa MS Office 2021. So, itong Office lang na to yung merong ganitong klase ng function. Pero kapag ka nagawa mo na to sa Office 2021, gagana naman din itong kapag niran mo o pinagana mo sa 2019-2016. So, ang pinili lang, hindi ka makakagawa kapag mas mababa yung version ng yung Office. So, ito by the way, ito pala yung ano natin. Tignan muna natin yung version ng ating Office. File, dito tayo sa account. Okay, so meron tayo dito yung product activated 2021. So, dun lang po gagana itong XLOOKUP na function. So, balik tayo dito. Okay, so bago ko ipakita yung gamit ng XLOOKUP, so, sasagutan ko muna itong ginawa kong inventory system. So, meron tayo dito mga item, yung chicken, gempo, sauce, bangus, barbecue. So, palagay natin sa baliwag lichan ito. So, meron tayong opening balance o yung beginning balance natin na 40, 50, 60, 15, 85. Ito depende kung ano yung magiging beginning balance natin. O, depende kung gagamitin nyo itong system na to, kayo na yung mag-i-input ng beginning balance, kung ilan yung delivery, then kung ilan yung pull out. So, yung pull out, so palagay natin 0 yung iba. So, pag sinabi natin total balance, so kunin lang natin yung pinakasum nitong mga to. Equal sum, open parenthesis, highlight ko itong dalawa, tapos close parenthesis, minus natin sa pull out. Okay. So, yan, 69 na lang. So, drag ko lang yan para automatic makompute. So, yung ending balance naman, pwede natin sabihin, ito yung actual count, yung natitirang item natin in the end of the day. So, halimbawa natin, yung kita natin, 20 na lang. Alimpo, 15. Sauce, 25. Bangus, for example natin, is 10. Tapos, barbecue, 35. Okay, para makuha natin yung sales, gagawin lang natin, equals product. And ito, click na lang. Click lang natin ito, then minus din sa ending balance. Okay, so 49 yung nabenta natin. So, kailangan na lang natin alamin yung price. So, halimbawa natin, ang chicken is 280. So, ang yen po is 220. Sauce, 5 piso. Ang bangus is 150. Barbecue is 18 pesos. So, ipalagay natin yan, yan. So, para makuha natin yung amount, equals product. So, ang gagawin ko lang, i-multiply natin yung sales sa price. Tapos, highlight lang natin ito. Then, enter. So, dito, pwede nyo lang i-double click yan. Oh, automatic sa tutorial Office 2021. Nadagdagan na naman ng features ang ating MS Office Excel spreadsheet. So, ngayon, sa anong sabi ni sir, paano daw gagamitin yung XLOOKUP functions? So, dito sa kabilang sheet, sa sheet 2, gumawa ako ng summary report. So, yung summary report natin, so, ito yung magsasabi kung ilan yung summary ng ating item. So, dito gumawa ako ng drop-down list. So, pwede tayo pumunta sa data validation, tapos input value, ayan, input message, setting, dito, list nilang to, tapos dun sa source, ito yung source natin, yung lahat ng product. So, yan yung ginawa ko. Tapos, okay. So, para magkaroon tayo dito ng drop-down list. Okay. So, dito naman, naglagay din ako ng drop-down list dito. Delivery, beginning balance. Pero dito, ganito yung ginawa. Data pa rin tayo. Tapos, data validation. List ulit. Ito, palitan nyo lang list. Tapos, dito, ang hinighlight ko dito is ito. Itong mga horizontal. Yan. Bago rin yan sa ano. Sa Excel 2021, pwede na siyang pag-inan. Okay? Ngayon, tignan natin kung paano siya nagpa-function. Limbawa, hanapin natin sa item. Ang gusto natin makita yung liempo. So, ano ba yung details na meron sa liempo? So, field name, ano yung hanapin natin? Gusto natin malaman yung sales ni liempo. Sales. Yan. So, reports, pinakita dito na ang sales pala natin is 79. Ngayon, meron pa ba tayong ending balance? O meron ba tayong stocks pa? Meron na lang tayong 15. So, sa madaling salita, madali natin masasabi kung ilan pa yung o-order natin o para sa next delivery.
So try natin yung iba. Halimbawa natin si barbecue. So ang field name na hinahanap natin sa ending balance, so meron pa tayong 35. Ilan ba yung nakuha natin sales sa kanya? So 74. Okay, paano ginagawa o paano kinumpute yung ating, paano ba ginawa yung XLOOKUP? So type ko lang to dito. Skip ko lang to. Delete ko muna to. So ulitin natin yung formula kanina. So equals if, equals XLOOKUP. Okay, by the way, yung XLOOKUP para rin siyang VLOOKUP saka HLOOKUP. Kayang-kaya niya ng gawing kampana niya ng mag-isa. Okay. So, open parenthesis. So, ano ba yung lookup value natin? So, itong ating dito muna. Then, comma. So, gumawa ako ng list dito kanina sa sheet 1. Nandito lahat ng item. Ayan. Katapos nun, comma, balik tayo kay sheet 2. Okay, sa sheet 2 naman ngayon, mag-create ako ng X lookup ulit. X lookup. Parang dalawang lookup tayo. Okay, then open parenthesis. Ang ikiklik ko naman ngayon dito is si ito. Gusto natin malaman si sales. Ayan. So, click ko lang to. Then, comma. Balik tayo dito sa sheet 1. Ito yung kukunin natin. Beginning balance, delivery, pull out, total balance, ending balance, sales, price, amount. Okay? Then, comma. Tapos, highlight lang natin lahat ng value. So, yan yung gusto natin makita eh. Then, comma ulit. Tapos, lagyan na lang natin dito 0. Tapos, dalawang close parenthesis. Then, enter. Okay? So, XLOOKUP, sheet 1. So, nangyari. XLOOKUP. Yan. Ulitin ko nga na ito. Equals X lookup. Para mas magkaroon ng mastery. So, tingnan natin ito. Then, punta tayo tama. Punta tayo sa sheet 1. So, ang gagawin natin, highlight natin lahat ng ating mga product. Then, comma. Type tayo ulit dun sa X lookup. X lookup. Then, open parenthesis. So, ano ba yung lookup value natin? So, click natin si sales. Okay, kung ano man yung magiging field name. Then, comma. Tapos, tignan natin, ano ba yung mga field name? So, ito, mga delivery, yan. Sama lahat yan. Tapos, ano gusto natin mag-return value? So, itong mga to. Okay, test, comma, zero, then double quotation. Double close. Yan. So, item natin is barbecue. Meron na lang tayong field name niya is ang sales. Tignan natin dito ha. Si barbecue, ang sales natin is 74. Pero dun sa ginawa natin sa amin reports, 74 din siya. So try natin sa iba, bangus. So hanapin natin yung total balance. Ilan ba lahat ng total balance ng bangus? So ang reports natin sa atin dito is 29. So balikan natin si 20, sheet 1. Tignan natin si bangus. Ilan ba yung total balance niya? 29. So, tingnan natin yung pull-out niya kung meron bang pull-out si bangus. Okay, wala. So, lumalabas dito, wala siyang pull-out. So, ganito po nagpa-function yung XLOOKUP. So, sana po may naintindihan kayo. So, goodbye po. Close na natin pa. Okay. And meeting for all. Bye. Thank you.